Welcome po sa aking channel at nandito po ang aking pinakapoging aso, si Danny Boy! So ngayon, gagawa tayo ng dog food bowls niya para hindi kayo mahirapang magpakain sa kanila. Tsaka pag may mga sakit sila, hindi sila nagugutom at hindi din kayo mahihirapan kung paano sila i-force feed. So, bago tayo magsimula, mag-subscribe at mag-like kayo sa aking channel at i-click nyo ang notification bell para sa mga updates ng mga kung ano-anong bagay. So, tara na, magsimula na tayo! So, ngayon, meron tayong dog food, carrot, at tubig. So, ngayon, meron tayong blender. Kailangan natin ng blender kasi para mag-mix yung dog food saka yung carrot sa isang lalagyanan. Pupunuin natin ngayon ng dog food saka carrot yung max, pati tubig, para hindi masira yung blender na gagamitin natin. So, ngayon, ito yung lalagyanan ni Danny Boy ng pagkain niya, tubig. Actually, dalawa to. Pwede ito maglipagkain, tubig. Pupunuin natin dito para alam natin kung anong sukat, kung ilang dog food ba ang kailangan. So, ayan. Ito yung dog food na. So, medyo marami-rami rin to. So, ilagay natin dito sa container na to. Yung dog food. Ayan, yung dog food. Hindi umapot sa max. Next, i-chop natin ngayon yung carrot. Naugasan ko na yung carrots. I-chop na natin siya ng maliliit lang para makapag-blend siya dun sa ating blender para hindi mahirapan umikot. Kahit ganito kalalaki lang, okay na yun. So, ayan. Ilagay na natin ngayon dito sa pagbe-blend natin. Ngayon, gagamitin natin yung tubig. So, dadagdagan ko na ulit. So, ayan. Ayan na siya. Hindi na masyado nakita yung max kasi ito yung max. Punin natin ng tubig. Yan ang punong-puno. Yung sakto lang yan. So, ito po yung ginagamit kong blender para mag-mix yung carrot sa kayong dog food ng malambot tsaka makang lunok lang siya kasi hindi siya kumakain ngayon. So, ngayon, ang blender na kasi ito ay push lang. So, ito, nakikita nyo, wala na bumabagsak na mga maliliit na dog food, meaning well-blend na siya. Ngayon, bubuksan natin. So, ngayon, ito na yung na-mix natin. Meron akong container niya. Itong spoon na to, measurement. Yung measurement na ganito kaliit, optional lang siya. Kasi, pwede naman siya ibilog-bilog na ganito. Didemo ko sa inyo kung paano yung bilog-bilog. And then, yung itong ganito. Ang size nito is 1.2 ml, bali 1/4 tablespoon. Pero demo ko sa inyo kung paano muna yung sa kamay para kung wala kayong ganito, pwede nyo na lang siya bilog-bilogan. Okay, naghugas na ako ng kamay. Pwede ko na siya hawakan ngayon. Start tayo dito. Ngipin ng blender. Kasi nanghihina lang tayo. Kahit saan yung gusto start dito, dito. Ganito lang kaliit yung bowl. Kasi yung size ng green peas, pwede yun. Para hindi siya mahirapan. Lumunok. Nag-force feed ako ng kanin. Natatapon. And, dadudumihan din ako at the same time pati siya kasi hinilot ko yung makina. So, ayan. Ganyan lang kaliliit yung bowls. Kasi parang green pea size lang siya. Depende naman kung gaano kalaki yung dog nyo. Eh, akin ay nasa small lang siya. Kaya kailangan maliliit siya kasi maliit lang din yung lalamunan niya. So, ayan. Ito na po. Nagawa natin para sa balls. And next, yung dito sa 1/4 tablespoon. So, ngayon, spoon ko na lang para matapos. Okay. So, ngayon, guys, gumagawa ako ngayon ng food niya at karami na ako. Ay, manonood muna tayo ng mga palabas para hindi tayo nabuboard habang ginagawa to. Thank you.
ngayon, tapos na ako magpakain sa kanya. And okay naman siya ngayon na nakakapaglakad. Kung may suggestion kayo, mag-comment lang kayo sa baba kung anong dapat kong gawin para hindi ko siya ma-force feed ko. Kasi tinry ko na yung liver kasi hindi niya na gusto yung liver. Hindi siya na siya kumakain ng liver. Kahit anong pagkain, chicken, roasted, ayaw niya. Sana matulungan niyo ako or i-share niyo sa akin yung experience niyo kung ano dapat kong gawin. And please like, share, and subscribe po dito sa channel na to. At makakatulong din po tayo sa ibang tao. And yun, sa susunod na lang po. Salamat!